Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2005 na pinamagatang Melissa P. Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo sa isang mahihiying babae na nagngangalang Melissa. Si Melissa ay isang batang babae. Nakatira siya sa kanyang inang si Daria at sa kanyang lola na si Elvira. Si Elvira ay may masamang bisyo na paninigarilyo. At siya ay nanatiling may sakit sa loob ng mahabang panahon. Hindi gaanong nakikipag-usap si Melissa sa kanyang ina, ngunit napakalapit niya sa kanyang lola. Ngayon ay napakasaya ni Melissa dahil may isang batang lalaki na nagngangalang Daniel ang inimbitahan si Melissa sa kanyang party. Si Daniel ang pinakasikat at pinakamayaman sa paaralan. At matagal na siyang crush ni Melissa. Dumalo si Melissa sa isang party sa bahay ni Daniel kasama ang isang kaibigan, na si Manuela, ngunit hindi siya naglakas loob na kausapin si Daniel. Sa party na ito, itinulak ng batang lalaki si Melissa sa tubig, ngunit hindi marunong lumangoy si Melissa. Kaya muntik na siyang malunod. Nang makita ito, tumalon si Daniel sa tubig at inilabas si Melissa sa tubig. Pagkatapos dinala ni Daniel si Melissa sa likod ng kanyang bahay kung saan makikita doon ang tanawin ng dagat. Tinanong ni Daniel si Melissa tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi ni Melissa na ang kanyang ama ay isang engineer at palagi siyang nasa labas ng bansa. Habang pinag-uusapan ito, nalaman ni Daniel na gusto siya ni Melissa. Sinamantala ito ni Daniele at doon ay nakascore siya kay Melissa. Pagkatapos magmahalan, ay iniwan niya siya doon mag-isa. Sobrang sama ng pakiramdam ni Melissa. Lumipas ang maraming buwan pagkatapos ng araw na iyon, at sa lahat ng buwan na ito, hindi siya tinawagan ni Daniel para sila ay magkita. Ngunit si Melissa ay nahuhulog pa rin kay Daniel. Magbubukas na ang paaralan sa ilang araw. Dito sinubukan ni Melissa na kunin ang atensyon ni Daniel, ngunit nabigo. Pagkatapos ay pumunta si Melissa sa isang bar kasama ang kaibigan niyang si Manuela. Kung saan dumating din doon si Daniel kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakita ni Daniel ang magandang mukha ni Melissa, at ipinakilala niya ito sa kanyang mga kaibigan. Gusto silang makilala ni Melissa. Pagkatapos nito, dinala ni Daniel si Melissa sa kanyang bahay at nagsimula silang magmahalan doon. Pagkatapos ay gumagawa sila ng kababalaghan doon. Samantala, sinabi ni Melissa kay Daniel na mahal niya siya, ngunit kinukot siya ni Daniel si Melissa matapos itong marinig, at tinatanggihan ang kanyang pag-ibig, at iniwan siya doon. Ito na ang pangalawang oras na ininsulto ni Daniele si Melissa. Ngayon ay gumawa na ng desisyon si Melissa, na hindi na siya mananatiling inusenteng babae, at magiging katulad na siya ni Daniel, at sasaktan ng iba para sa sariling kaligayahan. Sa kabilang eksena, napagpasyahan ng mga magulang ni Melissa na dapat ilagay sa nursing home ang kanyang lola dahil lumalala na ang kondisyon niya sa puso. Pagkatapos, si Daria at Melissa ay pumunta sa nursing home para ihatid doon si Elvira. Hindi natuwa dito si Melissa dahil napakalapit niya sa kanyang lola. Iniwan nila siya doon at umuwi. Sinusubukang kausapin ni Daria si Melissa, ngunit ayaw siyang kausapin ni Melissa. Mula kinabukasan, determinado si Melissa na baguhin ang kanyang sarili. Pumunta siya sa isang kafe kasama si Manuela, at tiningnan niya ang isang hindi kilalang lalaking nakaupo sa malayo. Matagal na niya itong ginagawa. At nang nilapitan siya ng lalaking iyon para kausapin si Melissa, kaya tumayo si Melissa mula doon at lumabas. Actually, ginagawa niya ito para ipakita niya kay Manuela na talagang binago na niya ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, sa Pasko, umuwi si Elvira. Naintindihan niya ang kalagayan ni Melissa nang nakita niya ito, na maraming problema ang nangyayari sa buhay ni Melissa. Lihim niyang sinabi kay Daria ang tungkol dito. Pero sabi ni Daria, na ganyan lang talaga ang mga kabataan ngayon. Nang lumipas na ang ilang araw, isang araw, ay nakatanggap si Melissa ng tawag mula kay Daniel. Sinasabi niya sa kanya na gusto niyang sorpresahin siya, at pinapapunta niya si Melissa sa kanyang bahay. Sa kabila ng labis na pagpapahiya ni Daniel sa kanya noong nakaraan, pumunta si Melissa sa kanyang bahay. Doon, nagsimula na ang labanan sa pagitan ni Daniel at Melissa, at sinabihan siya na pumikit. Pagkatapos nito, pumasok sa kwarto ang isang kaibigan ni Daniel, at sinimulan niyang halikan si Melissa. Actually, pareho nilang gusto na sabay silang makipaglaban kay Melissa. Nang malaman ni Melissa ito, ay dahan-dahan siyang umalis mula doon.
Pero para maipakita na wala siyang pinapahalagahan, ay bumalik siya at nakipaglaban sa dalawa. May diary din si Melissa kung saan sinusulat niya ang bawat pangyayari na nangyari sa kanya. Nang nalaman ni Manuela ang mga kalokohan ni Melissa, pagkatapos sinusubukan niyang kumbinsihin si Melissa na hindi niya dapat gawin ang lahat pero hindi nakikinig sa kanya si Melissa. Kinabukasan, pumunta si Melissa sa museo na nag-iisa at may isang lalaking lumapit at umupo malapit kay Melissa at nagkagusto si Melissa sa lalaki. Isang araw, ang diary ni Melissa ay nabasa ng isa sa kanyang kaklase at binasa niya ito sa harap ng buong klase, kaya dahil doon, ang lahat ng madilim na lihim ni Melissa ay alam na ng lahat. Isinulat din ni Melissa sa diary na iyon ang tungkol sa pribadong kaganapan sa kanyang buhay at nalaman din iyon ng buong klase. Tapos galit na binawi ni Melissa ang kanyang diary at sinisi niya si Manuela. Si Melissa ay sumulat ng mga maling bagay sa talaarawan para kay Manuela na nagpapasama kay Manuela at sinira ni Melissa ang pagkakaibigan nilang dalawa. Pagkatapos nagpatuloy si Melissa na ipakita sa lahat na siya ay ganap na nagbago. Nagsisimula na siyang magsuot ng maiikling damit. Kinabukasan ay sinalubong siya ni Manuela pero hindi siya kinausap ni Melissa. May isang lalaking nagngangalang Marco sa klase ni Melissa at gusto niya dati si Melissa pero hanggang ngayon hindi niya kinausap si Melissa. Pero ngayon, naglakas loob siyang kausapin si Melissa ngunit nakatanggap si Melissa ng tawag mula kay Daniel. Makalipas ang ilang sandali, bumisita kay Melissa ang kaibigan ni Daniel na si Arnaldo. Sinasabi sa kanya na siya ay magbibigay ng sorpresa. Pagkatapos ay piniringan niya siya at dinala siya sa isang basement. Nakikita namin sa basement na bukod kay Arnaldo ay may apat pa na lalaki doon. Nang makita sila ni Melissa, pagkatapos ay naiintindihan na niya ang lahat. Pagkatapos nakikipaglaban siya sa apat na lalaki. Sa susunod na araw, ang mga nangyayari sa kanya ay kumalat sa buong paaralan at malalaman ito ng lahat kung anong klase na babae si Melissa. Pagkatapos, gumawa din si Melissa ng isang account sa isang dating site. Doon siya nakipag-chat sa maraming hindi kilalang lalaki at nakahanap si Melissa ng ganitong lalaki sa site na ito. Dahil doon, nagsimulang magsalita si Melissa. Inimbitahan si Melissa na pumunta sa hotel ng lalaking iyon, kaya naghanda si Melissa at umalis para pumunta sa hotel na iyon. Makalipas ang ilang oras ay umuwi na si Daria at nakatanggap siya ng tawag mula sa nursing home. Sinabi sa kanya na hindi maganda ang kalusugan ng kanyang ina at dapat siyang dumating ng mabilis para makita siya. Matapos marinig ito, pumunta si Daria sa kwarto niya na hinahanap si Melissa pero wala si Melissa. Nakita ni Daria ang diary sa kwarto ni Melissa at dinala niya ito sa nursing home. Doon, binabasa niya ang diary at nalaman ni Daria ang lahat ng lihim ng kanyang anak. Nang malaman ang lahat ng ito, si Daria ay nalungkot sa sinapit ng kanyang anak. Samantala, lumapit ang isang lalaki at nagsabi kay Daria na patay na ang kanyang ina. Nang malaman ito, nagsisimulang umiyak si Daria doon. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Melissa ang hindi kilalang lalaki sa isang hotel kung saan inihanda ang ilang damit para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating din ang lalaking iyon. Galit na galit siya nang makita niya si Melissa na nagsusuot ng pinaghalong damit. Pagkatapos pinagalitan si Melissa ng lalaki, ay gusto pala ng lalaki na gumawa ng eksena na papahirapan si Melissa habang sila ay nagmahalan. Pagkatapos ginawa niya iyon kay Melissa, na sinimula ng lalaki na saktan si Melissa ng napakalakas dahil doon ay kinikilabutan si Melissa at kahit papaano ay nakatakas siya sa hotel na iyon. Tapos umuwi na siya kung saan nakaupo ang kanyang ina na si Daria sa kanyang kwarto. Pagkatapos sinabi ni Daria kay Melissa ang tungkol sa kamatayan ng kanyang lola. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Melissa. Nang makita ni Daria ang damit ni Melissa, ay naiintindihan na ni Daria kung saan nanggaling si Melissa. Pagkaraan ng ilang oras, tinanong ni Daria si Melissa na nagpapakita ng kanyang diary. Na kung ano man ang nakasulat dito, totoo ba o imahinasyon mo lang? Na sinagot ni Melissa na oo, ito ay ganap na totoo. Pagkarinig nito, nag-iyakan ang dalawa doon at humingi ng tawad si Daria kay Melissa na nagsasabi na dapat niyang alagaan si Melissa at mula ngayon ay ibabahagi na niya ang lahat sa kanyang ina. Lumipas ang ilang oras at bumalik si Melissa sa kanyang orihinal na anyo.
Ngayon ang kanyang huling araw sa paaralan, at pumunta siya sa bahay ni Manuela bago pumasok sa paaralan, pero nakipagkaibigan muli si Melissa kay Manuela. Tapos umalis silang dalawa patungo sa paaralan. Sa paaralan, nag-away sina Arnoldo at Daniel dahil nalaman na ni Arnoldo na si Daniel ay nakipagmahalan sa kanyang girlfriend. Sa galit, sinampal pa niya si Daniel. Dumating din sina Melissa at Manuela. Sinubukan ni Daniel na pigilan si Melissa nang makita niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya pinansin ni Melissa. Pumunta si Melissa upang suriin ang resulta, at nalaman niya na si Marco, na isang batang lalaki sa kanyang klase ay bumagsak sa pagsusulit. Nilapitan niya si Melissa, at ikinwento kay Melissa ang lahat tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinasabi rin niya kay Melissa, na aalis siya sa paaralan na ito at sumali sa art school. May gusto siya kay Melissa, at ipinakita niya ang ilan sa mga sketch niya, na may mukha ni Melissa. Pagkatapos, ipinakita niya kay Melissa ang lahat ng mga sketch na ginawa niya sa kanyang notebook. Kaya dahil doon, ay nakakaramdam si Melissa ng maganda. Iginuhit niya ulit si Melissa, dahil gusto niyang gawin ang kanyang huling sketch bago umalis. Pagkatapos gawin ang sketch, niyakap siya ni Melissa, at saka umalis si Marco doon. Pagkatapos nito, lumapit si Daniel kay Melissa, at sinasabi sa kanya, na ngayon isang kahangahangang party ang gaganapin sa kanyang bahay, at inimbitahan niya siya sa party na ito. Noong una, ay tinanggihan ni Melissa si Daniel, ngunit kalaunan ay pumayag na sumama. Mamaya ng gabing iyon, nagpunta si Melissa sa isang party kasama si Manuela. Sa party, nakikita ni Daniel at ng kanyang kaibigan si Melissa. Tapos maya-maya, pumunta na si Melissa sa likod, at tumalon sa dagat. Pinagbawalan siya ng lahat, ngunit tumalon pa rin siya. Pagkaraan ng ilang saglit, nang nasa tubig na siya, ay nagsisimula siyang lumangoy, habang ginagawa niya ito, ay mukha siyang masaya. Ngayon, ipinakita tayo sa isang eksena pagkatapos ng mahabang panahon. Makikita natin si Melissa kasama ang kanyang ina, na pupunta sa libingan ni Lola. Tapos nakarating silang dalawa sa libingan at naglagay ng bulaklak doon, at niyakap ni Daria si Melissa. Sa makikita natin, iyon na siguro ang pinakamagandang pagsasama nilang dalawa. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.